Magandang araw! Ako si Teacher John. Kumusta? Ako yung nagagalak na makita kayo muli sa araw nito. Alam mo po, miss yun ang pumunta ng church. Pero don't worry, kahit wala man tayo sa church, ay pwede tayo mag-enjoy sa Panginoon. Nakanta tayo, sasayaw, at makikinig sa kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, pinupuri natin si Jesus. Ngayong araw, matututunan natin paano magpuri at sumamba kahit saan man tayo nanonood dahil kasama natin ang Panginoon lagi at siya ang ating hari at sa buong mundo. Pero bago lahat, ihanda muna ating mga kamay upang iwagayway at ito na. Ating mga paa upang iinilang at tumalon-talon at ang ating mga magandang bilis upang umawi ng papuri sa Panginoon. Enjoy! Hi, little legends! It's Teacher Janelle. Are you guys ready to worship? Today, we're gonna be singing You Are Awesome. Isang batang pastol. Mahal rin niya ang Diyos at lagi siya nakikipag-usap sa kanya habang binabantayan niya ang mga tupa ng kanyang ama. Siya ay isang matapang na batang lalaki. Nakikipaglaban siya kapag umaatake ang oso at ang leon nang kunin ang isa sa mga tupa ng kanyang ama. Sa tulong ng kapangyarihan at lakas ng Diyos, laging tala ni David ang oso at ang leon. Kalaunan, may labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay isa sa mga pinakadakilang kaaway ng Israel. Naroon ang ilan sa kapatid ni David sa labanan. Kaya isang araw, hiniling ng kanyang amang si Jesse na magdala siya ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa kampo. Pagdating niya sa bukid para ibigay ang pagkain sa kanyang mga kapatid, may isang matangkad na lalaking nagngangalang Goliath. Tumayo si Goliath sa harap at nagsalita, "Ibigay mo sa akin ang iyong pinakamahusay na manlalaban upang labanan ako." Subalit ang mga Israelita ay takot na lahat. Tinanong ni David ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi niyo siya labanan? Kalimutan niyo ba na ang Diyos ay nasa panig ng Israel?" "Hindi." Nakita ito ni David at nalungkot siya dahil ayaw niyang mapahiya o matakot ang kapwa niya Israelita. At dahil matapang si David at ang alam niyang nasa tabi niya ang Diyos, tumayo siya at sinabing, "Lalabanan ko siya." Nagulat si Haring Saul kay David at sinabing, "Palagay ko hindi mo kayang labanan si Goliath. Ikaw ay maliit at mahina at siya ay masyadong malaki at malakas." Ngunit sabi ni David, "Ang Diyos ay kasama ko.
Tinulungan niya akong labanan ng leyon, oso, o mababangis na hayop. Tutulungan din niya akong labanan si Goliath. Sinabi ni Haring Saul kay David, humayo ka at naway tulungan ka ng Diyos. At inuutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na isuot ang kanyang kasuotang pandigmaan kay David. Ngunit hindi ito naging kasya kay David, kaya tinubad niya ito. Si David ay nagpunta sa sapa at namulot ng 5 makinis na bato at tirador. Pagdating niya sa kampo ng labanan, si Goliath ay napatingin at tumawa. Ako ba ay isang aso? Siya ba ang iyong pinakamahusay na manlalaban? Sa palagay ninyo, ang tirador ang papatay sa akin? Sumagot sa kanya si David. May hawak kang sibat, pero naparito ako para labanan ka sa tulong ng Diyos. Tatalunin kita at malalaman ng buong mundo na may malakas na Diyos, sapagkat ang labanang ito ay pag-aari ng Diyos. Nagalit si Goliath at sinalakay si David. Tumakbo si David kay Goliath, hawak ang kanyang tirador at isang bato, at malakas na tumama ito sa noo ni Goliath. Si Goliath ay tumumba at siya ay natalo. Nang araw na iyon, natalo ni David ang higanteng si Goliath dahil nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Hello, little legends! Nag-enjoy ba kayo sa kwento natin ngayong araw? Talaga? That's great! Naalala niyo din ba kung sino ang tumalo kay Goliath? Tama! Si David! Si David ay isang bastol. Nag-aalaga siya ng mga tupa. At habang siya ay nagbabantay ng kanyang mga alaga, siya ay nagbibigay papuli at nananalangin sa ating Panginoon. Si David ay naging isang hari din. Kahit na hindi siya pinanganak sa isang kaharian, ang Diyos ang tumulong sa kanya upang maghari ng isang bayan. Kilala niyo ba kung sino ang hari ng mga hari? Tama! Si Hesus ang hari ng mga hari. Ang pangalan niya ay higit na makapangyarihan at mataas sa kahit kanino o bagay. Isa siyang mapagmahal at matalinong hari. Alam niyo ba, little legends, na maraming paraan upang maipakita natin kay Hesus ang ating pagsamba. Isa na doon ang pagtulong sa ating mga kapwa o sa ating mga magulang, tulad na lamang sa mga gawain bahay, ang pag-aayos ng ating mga laruan. Tuwing gagawin natin yun, pwede natin yung ialay bilang pagsamba kay Hesus. Pangalawa, pwede din tayong gumamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng piano, ng drums, ng violin, o maging ng gitara. Ang mga instrumentong pangmusikang ito ay maaari nating patutukin upang magbigay ng papuri kay Hesus sa kahit anong oras. Tandaan natin, little legends, ang lahat ng bagay na ating ginagawa, kung ito ay iaalay natin kay Hesus na bilang ating pagsamba, siya tiyak, siya ay magiging masaya. Handa na ba kayo para sa ating power verse? Sige, sabay-sabay tayo ha. Awit 145 verse 1. Pupurihin kita habang buhay. Ulitin natin. Awit 145 verse 1. Pupurihin kita habang buhay. Wow! Galing! Wow, wow! Galing, galing! Wow! Hanggang sa muli, little legends! Paalam! If I get scared, if I get scared, when I'm alone, when I'm alone, or when it's dark, or when it's dark, or if I'm shy, or if I'm shy, when I'm afraid, when I'm afraid, then I will pray, then I will pray, because I know, because I know, because I know, because I know. Time to shout. God makes me brave. When it's dark at night, God makes me brave. When I'm by myself, God sharing Jesus with all of my friends. God makes me brave. When I try new foods, God makes me brave. When I meet new friends, God makes me brave. I can
nothing when I am afraid. God makes me brave. If I get scared, if I get scared, when I'm alone, when I'm alone, or when it's dark, or when it's dark, or if I'm shy, God makes me brave. When it's dark at night, God makes me brave. When I'm by myself, God makes me brave. When I'm sharing Jesus with all of my friends, God makes me brave. When I try new foods, God makes me brave. When I meet new friends, God makes me brave. I can do the right thing when I am afraid. Oh, I can do the right thing 'cause God makes me brave. Grabe, nakakapagod. Pero sobra akong nag-enjoy sa pagkanta at pagsayaw sa ating Panginoon. Kayo rin ba, Legends? That's great! Pupurihin natin ang ating Panginoon sa habang buhay sa pamamagitan ng pagkanta at pagsasayaw. Tatandaan, si Hesus ang ating hari at pupurihin natin siya sa habang buhay. At huwag niyong kakalimutan ibahagi si Jesus sa inyong mga kaibigan at sa inyong pamilya. Ngayon, dito kong tatapos ang ating Sunday service. Pero don't worry, makikita-kita pa tayo sa mga susunod na linggo. Ngayon, let's pray! Hawakan na inyong mga kamay, iyong inyong ulo, at ipikit ang inyong mga mata. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito. Ikaw ang makapangyarihang Diyos at walang mahirap sa iyo. Tulungan niyo po ako magtiwala ng buong puso sa lahat ng oras. Sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. In Jesus' name, Amen. Hanggang sa muli, Legends. Ingat and God bless you.